Yo, what's up mga kasay TV Printing? So meron lang akong ituturo sa inyo na tips at para hindi na kayo magkaroon ng bad feedback sa inyong mga customer. Ang ginagamit nyo bang phototop ay yung coif na phototop? Eto. So wag na kayong gumamit ng coif na phototop dahil walang quality yan. Wala silang ka-quality control. Meron kayong mabibili niyan, hindi pantay-pantay yung pagkakakat ng kanilang phototop at may mabibili ka niyan na makapal at matigas na plastic. So meron akong customer before, eto na yung nangyari sa kanyang sticker. So dati kasi nung medyo bago-bago pa ako, ang gamit ko yung coif na phototop. So kung ayaw niyo nang magaya sa akin para hindi kayo malugi at para hindi kayo magkaroon ng bad feedback sa inyong mga customer, wag na kayong gumamit ng coif na phototop. Ayan ang mangyayari sa inyo. Kumukuluntoy dahil yung coif na phototop ay sobrang kapal. Ang gamit ko nga pala dito ay iTech na paper na vinyl sticker. So plus phototop. Wag na kayong gumamit dahil ayan o, lumulukot, kumukuluntoy, natutupi. At kapag ka naidikit mo yan, umaangat. Ayan ang nangyayari. So medyo matagal na sa akin umorder to. So medyo nakakahiya lang, no? Papalitan ko na lang yung kanyang sticker. Dahil ganyan talaga yung nangyayari kapag ka hindi nyo dinidikit agad. At kung dinikit nyo naman agad, umaangat talaga yung adhesive nyan dahil sobrang kapal talaga ng coif. Napakapangit ng coif. At ang ginagamit ko na ngayon ay Yasin. So sa susunod, no, i-differentiate natin kung ano yung mga pagkakaiba ng coif na phototop at ng iTech na phototop at ng iba pa. So abangan nyo yan, panoorin nyo dito sa aking vlog, dito sa aking channel. Ibibigay ko yung mga na-experience ko kung gaano kapangit or gaano kaganda yung mga phototop na nagagamit ko. So ayun lang, inuulit ko, wag na kayong gumamit ng coif na phototop at ganyan talaga yung mangyayari sa inyo, sa inyong mga sticker, no? So ayun lang, bye-bye.